lang spicy naman. May spicy meron dyan. Meron yun na chili oil. Ay, chili. Nanonood, ay nakikinig ako ng Tony Talks habang nagtatrabaho ako. Inspired ako sa buhay. Mga yung mga ano, yung maganda kasi lalo na kay Christine Hermosa tsaka Oyo Boy Soto. Love story niya. Tapos tinatanong nila. Love is a decision, not a feeling. Alam ko ba? Tinanong ko si Mr. Sam. Ikaw ba? Ang pinakasalan mo, Mr. Sam, ang halang mo. Is it a decision or a feeling? Sabi niya, it's a decision. Sabi ko ba? Sabi niya, syempre. May wifi sa inyo? Yung ganyan. Ha? Wifi? Bakit? Na wifi din. Ayan, si Kuya Junnel. Nawala niya eh. Wala daw tali, sabi ni Cyril. Kaya napakain siya. Wala, unti na. Wala talaga. Ito, naka-ex nga eh. Dito ko nilalaman pag baka hindi na bayad. Ayan na. Ikaw, Kuya. Ang love ba is a feeling or a decision? Love. Uh-oh. Wala namang right or wrong answer. Depende naman yun sa tao. Depende sa answer. Love is love. Pag mali ka sa love. Ay, alam ko na. Love is blind. May, sabi mo, ano? Is a, ano? Sabi ni Christine Hermosa, tsaka ni Oyo Boy. Love is a decision, not a feeling. Tapos tinanong ko si Mr. Sam, sabi niya, it's a decision din daw. Ikaw, ano masasabi mo? Decision. Mm. Sa bagay, oo. Ay, kasi paano ako? Kasi doon mag-ano yung ano din. Interviewing kayo. Interviewing ako. Okay, ang second question, how elaborate please. Kindly define your explanation. Mukbang with ano? Pasin ang answer. Based on your scientific and achiche. Ay, feeling na lang pala. Sabi itong juice mo, bebe? Ayaw magkano ng straw. Paano? Ano ba yung inaano mo? Lagyan mo ng straw. Ayaw ano yung straw. Hindi, ito straw. Hindi, fault nga. Hindi pumaano? Pumapasok? Hindi, na-fold nga. Kasi nabubuksan mo nga. Ah, buksan nga. Oh, ano ipo-fold mo? So, ayun na nga. So, ilang years kayo, Kuya Junnel, bago kayo nagpakasal? Para may ano lang ako sa buhay. Layan sa, ano, sa years, tumuha kami, isang taon pa lang. Oh, grabe naman. Ang galit na galit ka doon. Hindi, wala naman sa talaga sa pagod. Eto nga, ikaw ba si Kuya Junnel? Ikaw ba si Kuya Junnel? Wala kasi, mama, ay, siya ba? Oo. Masyadong defensive. Kuya Junnel, ano nga? Kami, hindi ko na ano, basta high college pa siya. Oh! Wow! Since high school? Since high school, college. Ay, high school, college. College sweetheart sila. Tapos? Hindi. Hindi kami in school nun. Ano ba kayo? Yes! Pero college ka rin nun, no, diba? College pa rin sila na kaya kung mga. Ikaw? Patrabaho na. Oh. Ah. So, mas matanda ka ng ano? Matanda sa matanda. But, parang hindi naman eh. But, mas matanda ka ng ilang taon? Siguro may ano. Sabihin na natin, sampu. Sampu. Sampu lang? Ah, parang ano yan ah. Mga sweethearts. So, inayo kaya ng bahay niya sa bahay na rin. Taga saan ba siya? Kanay. Rizal. Ako Manila ako. Ah, Manila boy ko pala para sa kaya. Mga party party. Hindi pinupunta rin siya. Oh? Lagi? Lagi? Unang punta ko nga doon, parang ayaw ko nang bumalik eh. Paano ka nang overnight? Parang kasi pumasahin. Hindi, worse kasi. May worse na nangyari nung pumunta ako. Ayan na. So ano ang naramdaman mo? Hindi. Nung pumunta ako sa kanila nung that time, hindi pa naman kasi ako pwedeng pumunta sa bahay nila. So hinating ko na siya doon sa plaza. Nadali ko ng tatay. Tapos, pagdating sa plaza, umuwi na ako. Eh mga alas pa sa atang sa kanila. Eh, may biyahin pa uwi. Papunta ng crossing. Ang sinakyan ko, nag-decide yung driver na hindi na ituloy yung biyahin. Binaba ako sa gitna ng dalang napakadilim. Ang inang, doon pa sa cementerio. Oh, isipin mo ba bumalik?
Nakakalo ko naman kung ano mo nangyari, nahuli ng tatay. Doon ako din sa cemetery, sa cemetery ko wala. Eh di syempre tinawagan mo si Ate. Unang araw wala sana, wala pang signal ata. Wala pang signal na. Putra guys yan. Chocolate. So, diba? So anong ano mo, anong discarte mo, paano ka nakauwi? Wala. Nag-antay ka. Naghanap ako sa may ilaw ng lugar. So, at least marami ka namang kasabay na nag-aabang. Wala, kaya ako nga nun. Pero hindi mo nakikita. Yun talaga yun. Ako putang ina, pareho ko lang bumalik din. Sabihin mo, eh, ikaw na lang pala mag-ano punta, bayaran ko na lang pamasahe mo. Siyempre, inahatid mo para alam mo sa ito mo. Bo? So, paano mo nalaman na siya na yung dawan? Mga tulitos. Naman kasi. Ha? Tagal na rin naman kami. O kailangan ba din sa tagal yan? Paano mo nga nasabi na, ito na nga ang atchecheck ko sa buhay ko? Hindi, nagkita. Nagsama na kami dito sa Dubai. Wala ano, ano baga. Sa tagal na namin sa Pilipinas, tapos nagtuloy ng Dubai. Siya na una dito? Oo. Ano naman naramdaman mo nung nag-design siya na nag-Dubai siya? Ano, mag-agawa. Kailangan eh. Suporta ng magulang. Ah, sa magulang niya. Pero ilang years bago ka sumunod? Isang taon. Tapos pagdating ko naman, siya naman naban. Siya naman? Ang naban dito na isang taon. Bakit naman? Eh, yung dating pinagtrabahoan niya, parating cash advance lang sa akin. Ah. So, umuwi siya? Umuwi siya. So, ako naman kumuha sa kanya. Oh! Ang galing. Yun nga ang sinasabi, give and take. Patay na. Pwede na tayo mag-talks dito. So, kailan mo... Jobil talk show. Kailan mo tinanong na, eto na, gusto ko na siya pakasalan, at chichu. Paano ang setup mo? Tinanong ba muna magulang niya? Tinanong mo siya, tapos... Kailan siya may aso, siguro. Malamang magulang. Malay mo naman. Naramdaman niya nung time na magkasama sila, oh, will you marry me? Tapos sabihin na natin sa magulang. Depende naman yun. Oh. Ano nag-aaway kasi tayo sa talk show natin. Ba't ako topic mo? Eh, kumakain kami. Ikaw lang naman yung nangyayon natin dito eh. Ikaw kumakain. Kumukuha lang siya ng idea. Kumukuha lang ako ng idea. Siguro may nagpaparamdam na. Para pag may para pag nagka-boyfriend ako. Buta ko na, mahirap yun. Paparamdam lang. Pero di nagpapakita mo ito, hindi. Paparamdam pero di nagpapakita. So, ayun na nga. Hindi, nag-decide na lang kami na kasi matagal na kami. Kayong dalawa? Kasi matagal na. Mali yan. Dapat nagtanong ka. Kaya nga, nagtanong. Ando na siyempre yung tanong. Nag-decide na kami na. Paano ang setup mo? Mga ganyan. Paano ang setup mo? Bakit ikaw ba manliligaw sa lalaki? Kasual lang. Hindi lang. Gusto ko na malaman yung mga love story ng mga iba. Wala yung putang may video. Wala man. Naka-selfie! May nag-no po, tag binatuhan pa ako. Nag-viral pa. Nag-selfie nga, you know, will you marry me? Wala taga-video. Hindi naman kasi uso dati yung ganyan. Hindi uso dati din. Ano ba yan? Mga lala, wala talagang mga surprise-surprise. Gusto ko yung may mga nahihimatay, mga nagpapanik pa. Tsaka sa tagal nyo na brad, ano ba naman? Siyempre naman, kahit pa paano dapat keep the spark. Sa tagal nyo, oo oh, nga, keep the spark ngayon yan sa inyo. Back to you. Back to me. Tang ina nun. Oh anyway, going. Masalita ka ng ganyan yan. Going back tayo dun sa ano, sa istorya kong yan. Ba't tayo nag-aawal? Nagsimula lang kami ni Evelyn sa text niya. Text niya. Paano? Paano mo nilaman number niya? GM! Hindi, may... Baby girl! Hindi, bago siya. Baby girl! Yung barkada ko, yung college. Hindi, barkada ko talaga. Kasi parang best friend ko. Classmate niya. Hindi, unang sinetup pa sa akin. Hindi, yung totoo talaga. Ano ba talaga? Yung ganyan gagawin. Ala, yun naman sa tanay yung nakarating. Hindi, may binigay. Baby girl at tanay. May binigay siya. 143. Nung may binigay siya sa akin, sabi ko sa akin, oh, sige to, alam mo naman yung... Tal, barkada kita. Alam mo na yung mga gusto ko sa babae. Hindi ko no, mga gusto mo. Mga iba na! Darabang din. Tapos, magandang dilag! Text me, unang text me. Kita kami sa, ano na, mga lalaki. Sabi ko, tol, magagaling ba? Uwi na tayo, pauwi na kami. Wala naman ba? Sama mo, saan? Dito sa akin, sa mega mo, may meet up na. Hindi nga, oh, sige tol, sama ako. Sumama si Gago. Ayun lang. Di sinabi nung babae, ito suot ko.
tinignan ko muna. Nung tinignan ko, hindi pumasa sa ano. Sinasabi ko, eto suot ko yung suot ng tropa kong buhok. Kasama kong lalaki, sinulat. Mutik. Ano, nag-meet sila. Nag-meet sila. Paano pumasok dun si ate M? May bumalik. Pag-uwi ko, tinawasap ko ng barkada ang babasa. Tangina naman to. Alam mo yung may standard ko. Tangina mo. Yung pangalawa, nasa Evelyn na yung binigay. Pumasa. Nakita naman kami ngayon. Pasang pa sa sobra-sobra pa. Sa may Robinson Cross. Hindi kumulang sumapat pa. Sobra pa. Robinson. Ha? Manila? Ha? Manila? Oh, Manila. Sige nga. Ano ang, saan kayo unang nag-date? Robinson Crossing na. Hindi, ano kinain nyo? I mean, sa kayo kumain. Nag-meetup kami doon sa may ano. Ay, hindi mo pinakain. Okay, KB tayo ah. Anong ano? At least nakales. Tapos? Kulang kasi ako ng 7 sa jeep. Nag-meetup kami, formahan ko ba? Puta, napaka-casual yung pangit. Bakit? Alam mo yung formang... Ano? Jolugs? Ano sa kong naka-taksido? Jolugs, pero naka-chinelas. Tapos, paano kanya sinagot? Hindi. After a week pa ata. After a week? Hindi talaga kasi yung matatagal na ligawan dati. Hindi talaga dati. Yung mga matatagal na ligawan, ito na lang yung nag-millennial na may mga pabebe. Kasi ngayon lang ata yung ano, ligawan na mabilisan. Pero dati, Diyos ko, liligawan mo muna tatay nanay mo bago makapasa yung lalaki. Tatay ko eh, katagain pa yung ex dati. Sabi niya, bata pa kasi kami noon, 16 pa kami noon, sabi niya. Sabi niya, tito, papakasal lang ko si Jobil. Sabi niya, handa na po, 16 kami noon. Tapos sabi ng tatay ko, buha ka ng inakala, kasi ano yung taga ko? Lilikawin mo muna tayo. Eh ako naman, in love naman ako dati. Ah, ng babae. Magsasama na kami, 16 pa lang ako noon. Lang pala akong nanay ko, sabi niya, magdasal ka! Diba na, nautak ko. Pag naalala ko, nakatawa ako. Pero dati, iyak ako na iyak. Huwag niyo kami pag na-UH. Hindi ko kaya. Tapos, nung hinabol ng tatay ko, yung ex ko, takbo-takbo siya. Yung chinelas ko, matanggal-tanggal naman. So, eto na. Balik tayo kay Kuya Junnel kasi hindi man siya kumakain. Busy-busyhan siya dyan. Para kunwari bago yung mga papel. Is there a time na dumating na sa point na ayaw ka na. Maghiwalay busy na ako sa trabaho. Muna didito siya. Oo. Kasi busy rin ako sa trabaho. Nag-chat-chat kami. Parang once kasi busy ang isang tao, parang hindi mo na isipan pa nung maisipan yung mga bagay. Maganda yung ganyan. Pag nag-jowa mo busy, parang hindi ka nag-aaway. Kasi pag bored ka eh, may ano. Ganyan mo, nasa ibang bansa siya. Ako nasa Pilipinas. Alos 10 taon din din. Busy ako nung kasi dati yun. Sa bar din ako nagtatrabaho. Tapos supervisor pa ako. Anong bar? Pier 1. Alam mo Pier 1, di ba? Sumasayaw ka ba doon? Ha? Sumasayaw ka doon? Gago. Supervisor nga ako. Sa ano ba yung Pier 1? Gago ang Pier 1. Bar and restaurant yun. Gusto ko yung mga ano, white bird, white duck. Hindi mo ba alam yung Pier 1? Search mo ka ng Pier 1. May tamo sa Google. Pier 7 lang alam namin. Sikat kayo dati yun. Buti may nagbabarilan nga din. Buti may nagbuti kami naman. Hindi nga, mga pumupunta yung mga ano, mga anak ng mga... Ang naabutan kong Pier 1 na yung maraming stripper. Bakit Tier 1 sinasabi mo? Malapit yun sa may ano, white dub. May beer house, di ba? Di ba yun? Yung